SG, Potato naman for this Gatot Kacha, Krieger for this Atlas, Pokemon naman for this Hayabusa, JPL for this Farsa, and Soul for this Esmeralda. Pero makikita mo, Kuya Sus, yung ginagawa ngayon ng Fantasy Main, yung pagiging aggressive nila. Kanina pa nila yun, sinimulan doon sa may middle lane. I think gusto nilang mag-invade, pero hindi ko na ata mapansin ng blue buff. Nakuha ata. Na-steal ata nila, Kuya Sus, pero hindi. Pero nakabang pa rin eh. Oh. Aggressive! Napaka-aggressive ngayon ng Fantasy Main. Ito yung sinasabi nating momentum na kapag nakuha mo, aggressive mo lang isang teams, pwedeng magdire-diretso. Oo, tama ka dyan. And ano muna dito, pagandahan ng early. Uy, walang boy si YSS doon ha, tingnan mo. Nako po. Nako. Kinolo niya, no? Hindi, kuha pa rin. Nako, pero dalawang buff sa VEC na punta. It's a problem for the Hayabusa. Yung energy consumption niya, napakalaki. I mean, mabilis agad mauubos kung magkataon. Pero ang pinagtaka ko, bakit, ano, no? Bakit pinabaya, knowing naman na nakaretry si, ano, si Hayabusa? Kasi ano ito eh, kumbaga sa ganitong early game, ang magdadala or pinaka-damage dito is the Hayabusa. Ikaw yung kailangan makapagpa-farm, makapagpa-item in order for you makapas or makakill. Kaso ang naging problema, less resources agad sa kanya, less objectives agad sa kanya. Tama. Pero tingnan natin kung paano yung gagawin dito ng Evos SG. Ito na, papasukin pa ba? Hindi na lang din, ladies and gentlemen. 5k gold ang meron dito for Evos SG. Pasok in na lang mga kaibigan. Ako po, si Pokemon ang target. Oh, Quad Shadow lang. Nililito nito, nahihilo-hilo. Soul with that falling star moon as well. JPL naman doon sa kabilang banda for his far sa mga wala ng buhay. Ang VEC yung apat, takbo. Pero baka change target ata. Oops, na-stun. Dalawa. Disengage for JPL din. Wala pa rin. Casual ping nakuha dito for both sides. Grabe, muntik na yun ha. Kumbaga, play safe pa rin ang pinapakita ng Vec Fantasy Main. Pero kung mapapansin natin kung ano yung nangyayari nung, kung ano yung nangyayari nung game 1, parang makikita lang din ata natin dito sa game 2. Nandun yung pagiging aggressive ng Fantasy Main, yes. Pero oo, aggressive tayo, pero kailangan natin mag-play safe. Kasi isang mali lang natin dito, could be possible na mag-angat or lumamang yung EVOS. Tama, tama. That's the ano dito, that's the factor here. Pero ito na, another one. Muntik na, disengage na. Muntikan na doon. Wala nang buhay yun ha. Kung napalaban pa yun, sure ball dead yun. Pero ito na, here comes the setup play from Atlas. Patay na lang din mga ibigan for that Johead. First blood has been taken by VEC. Another one, Krieger for the Atlas. Another two with a double kill pa mga kumpare dito naman sa Tamus mga besties. T-Max, secure that VEC. Di pa rin na napakunat nga naman ng isang T-Max. Pa rin pumalag kay Soul, pero walang nagawa si Soul kundi mag-disengage na lang din. Ito yung sinasabi ko, Kuya Sus, kanina. Kapag ka sa early game pa lang, alam ng Fantasy Main kung ano yung kalamangan nila. Because they have the damage eh. Kung sa Clash, ano? Malulugi dito yung EVOS. Sa true. No. Kita mo naman yung ginagawa ni T-Max doon sa may top lane. Talagang alam niya kung ano yung kakayanan niya. Kaya kahit lumapit ka sa akin, Soul, papalag at papalag ako. Ikaw yung kailangang mag-back sa akin. Parang yun yung gustong gawin ni ano eh. Oh. Ni Thams doon. Sa true, tama ka dyan. Another one. Baka sa bottom lane, magbakbakan na lang din mga ibigan. Pero sa top lane, hindi. Naku po. Si Soul din doon. Muntikerns na lang din. Pero wala eh. Damage is real for Vec Fantasy. Yes. Another one. Feather Airstrike. Pwede to. Naku po. Mag-isa lang oh. Wala din buhay. Muntik na. Kung yun siguro nakita ni Hayabusa yun. Yatap yun. Pero yun yung sinasabi ko, kaya sanang habulin or kaya na ng EVOS palagan eh. Pero hindi nila pinapalagan. Pero naku, Fatal Links na ilapag nga naman. Naihagis si Johead kanina pero hindi pa rin natuloy. Yun yung napapansin ko kanina sa EVOS. Kayang-kaya nila eh. Pero hindi ko maintindihan bakit ayaw pa nila i-diretso ng Clash. Knowing na lamang pa sila. Pero as we can see here, EVOS, nakabasag na doon sa may bottom lane natin. So objectives ang gustong kuhanin dito. Pero hindi pa rin tapos. Doon sa may middle lane, Kuya Sus, kita mo yung damage na binibigay ng isang Valir. 5-minute game time na tayo din dito, mga kaibigan. Talagang, at least so far, hindi sila totally commit sa isa't isa, di ba? Pa-isa-isa lang, o 3 kills pa lang ang nagaganap dito for the first 5 minutes ng ating laro. So, yes. Mga besties, pati sa gold din dito, patas lang din naman, di rin nagkaalayo. So far, magmamatter muna dito. Uy, naku po,
tinifli, crowd pa. Pero bali wala. Ang mag-matter dito is yung turtle and the tower pushes muna. Kasi ayaw nila magpatayan. Nagpe-play safe lang sila muna. Didaanin natin sa push and objectives. Ganun na lang din muna. Diba? Yes, yun na lang ang gustong gawin ng both teams natin. Pero as we can see here, EVOS din sinisimulan na yung ating first turtle. Pero papayag nga ba dito yung fantasy main na makuha nyo yan? Nakuha pa ng isang Joet. Kita mo yun, Kuya Zeus? Na-steal pa ng isang Joet. So lumumong pa dun. O hahabulin pa ata, papasukin pa ata. Pero hindi na lang din, nag-disengage na lang din. Pero doon sa may middle lane, nakaambahan lang din naman. Ganito lang eh, ganito lang yung laro nila since kanina pa. More on kitaan. Vision lang, information vision. Lang. Pagka may vision, may mission, kumbaga sabi nga ng school namin, di ba? May vision, may mission. And eto na, nakupo sa bottom lane. Eto na yata yung mission na gagawin. Potato, pakapatay ba for the third kill ng VEC? But it's a no, nakatakas lang mga kaibigan for this Gato at Kacha. And I think kailangan nilang depensahan itong bottom lane. Ayun, sa kabilang banda. Yun yung sinasabi kill. Natin. Hindi natin napansin yun, ha? No. Pag nahawakan mo yung isang Masha, wala kaming pakialam. Kasi alam niya nakakapag-regen pa siya ng buhay eh. So, didiretso ko ng objectives. Pero hindi pa dyan tapos yung laban Team Max versus Soul. Nako, napag-iwanan ata si Team Max doon, ha? Knowing that tatlo yung katapat mo. Pero hindi. Diyan nga naman, backup nga naman coming from YSS. So, disengage na lang dito yung EVOS SG. Oop, delicates, delicates, ika nga. Uy, kalmalicious lang. Patatamaan ng pana. Aray, sakit si Pokemon doon. Wala na buhay. Nahuli ang Pokemon. Mga kaibigan, another one. Baka madamay na lang din si Soul. But no. Tuloy pa din ang boxing. JPL, with that escape. Nakupo, lipad-lipad lang. Parang ibang Darna. And ito na, nakupo. Pasok in lang din naman for this Joed. Ladies and gents, wala na buhay ang Farsa. On the other side, same as well with the Esmeralda. And nakupo, taas yata. Tago, naku, saan ka pupunta? Oh, so makabilang mapa muna. Taas na, babayu. And uwi na lang din doon ang Farsa ng EVOS SG. On the other side, nakapush din ang kanilang tank dito sa middle lane naman, mga bestie wap. No. Nako, nahihirapan yung ano. Pero nakakapalag naman, kasi sa ganung situation, hindi pa rin naman nagkakalay yung gold teeth nung dalawang teams natin. Pero alam natin na pag nakuha ng fantasy main itong turtle is, ahead na naman sila sa gold lead. Ang napapansin lang natin to is, kumbaga sa pagiging aggressive ng fantasy, may sumasagot na lang yung EVOS sa kung anong ginagawa ng fantasy sa kanila. Oo, tama ka dyan, Persian. Ito pa, another run. Objective dito for EVOS SG. Pwede nilang kunin to. Yes, so, kailangan bigyan nila ng ano, equipan nila ng items talaga din dito si Hayabusa, mga besties. Pero ito, disengage na lang din. Pasok in naman din for Gatot. Coming from that middle lane laban. Ako po, iwan yata sa Dreams. Another one, si Sol yung Esmeralda. Ayun, coming from behind. Madadali yata. Wala nang buhay. Pinasok pa din. Pinilit, ladies and gentlemen. The buff has been secured as well. 2-4 ang ating score dito. Vec Fantasy still on the lead against this EVOS SG. Ako po. Ang sakit na rin nung isang YSS. So gustong pasukin ni Creature, pero alam niyang napaka-delikado. Wala eh, yung damage talaga nandito sa fantasy, kaya malaking bagay sa kanila talaga na alam namin kaya namin. So kumbaga, ang EVOS dito, wala na lang din silang magawa kundi mag-back. So we can see here, 4.7 sa isang Hayabusa, pabuo pa lang siya ng endless battle yan. Endless battle nga una niyong binuo. Mm-hmm. Pero compare mo sa isang Thames tsaka sa isang YSS. Si YSS naka-BOD agad. Yep, so kapag ganito yung item mo, alam mo, kaya mo na. BOD, oo. Damage is real na siya dyan. Damage na, oo. Pwede nang ano, pwede nang maipagkulitan din kagad real quick. Diba? And for EVOS SG naman din dito, hindi pa yung, ang tagal mag-online kumbaga ni Hayabusa. Hindi pa natin nakikita yung ano, yung factor na napapatay siya ng papatay ng makikipagkulitan, no? Ang game style din kasi ng Hayabusa, mga bestie, most likely parang Claude lang din yan. Papasok, tas uulti to clear that minion wave, tas aalis. So, kung kalaban man yun, ganun lang din ang gagawin niyan. Kaya importante dito na may Joed ang Vec Fantasy main to counter out that Hayabusa. Ladies and gentlemen, ito ma another one that, uy, speaking of Joed, napatay lang din naman doon sa bottom lane. Pero hindi pa rin tapos. Ayun, naitulak nga naman ni Hayabusa, pero mukhang Hayabusa nag-shadow kill, pero dumating nga lang si ano eh, yung mahirap sa Hayabusa eh, no? Kapag ka nag-shadow kill ka, dumating yung kampi niya, ilan na sila? Single target kasi. Ayun, alang hindi pa rin tapos yung laban ng Fantasy Main. Dinire-diretso pa rin. Naku, Sol, mukhang may paglalagyan ka laban sa apat. So, objectives nga naman to.
kuha na nga naman ng turtle kasi tatlo na ang patay dito sa EVA's SG. Yun na nga naman. Grabe nga naman yung pinapakita ng fantasy main dito. Ayun pa, nakakuha pa ng Lord. Naku po. Tingnan natin. Ah, hindi to enhanced Lord. Hindi pa to enhanced Lord. So, pwede pang ano, pwede pang madepensan to ng EVA's SG. This still not yet the perfect time for Vec. Pero at least, ang importante dito, makasecure man lang sila ng kahit ano, ng kahit tier 3 tower. Uy, ayun si Masha. Pero kinukulit doon sa may bottom wala lane. Wala lang, baliwala. Oo, oh, kahit kulitan lang. Yan yung lamang ng isang Masha eh, nakakapag-regen siya. Kaya alam niyo na kahit mag-vision ako, mangulit ako sa inyo, kayang-kaya kong pumalag. So yun yung naging advantage dito ng Fantasy Mane sa pagkuha nila ng isang Masha. Pero yun, dito tayo sa may top lane. Nakaabang na si ating Johet. Patingnan natin kung ano yung gagawin nila. Imbes na sabayan nila ng clash doon sa may bottom lane, objectives na nga naman dito. Clear waves. Pero nakakabasag talaga itong ano eh, Fantasy Mane, na pag-iwanan yung bottom lane. Oh, no. Kuha pa ng resources, nakukuha ng lahat. Yun yung naging mahirap nung early game pa lang. Yun yung sinasabi natin kapag ka etong Hayabusa. Pero teka lang, Kuya Sos. Oh, naku po, tuloy pa din ang boxing. Mga kaibigan, killing spree na si Masha doon. Parang killing machine, lag dirman with mega kill pa. For the stamps, ladies and gents, eto na, bederecho ng basag yata. Pero si setup lang din si Soul dito. Trying to hold this there, tier 3 tower. Ladies and gents, wala na, pero wala na rin Tore. Mga kaibigan, buhay pa ang membro ng Vec Fantasy Main 5. Tatlo na lang dumidepensa naman ngayon for EVA's SG. Medyo mahirap to. Ayun pa, another one. Pero yun lang, at least nabawasan nila ang puwersa coming in from Vec Fantasy Main. And disengage na lang din muna yata. At ito, naku po, walang mga buhay. Shutdown si Masha doon with a double kill para ay Soul lalaban pa. Oops, gusto pa ng Chicken Joy, mga kaibigan. Takas lang, T-Max dito. Ayaw patalo. Ayun, na-shutdown lang din si Esmeralda. The kunat is real for the times, pero going back to my thoughts, kaya nga na sinabi natin na nahihirapan agad yung EVA's SG for the early game pa lang na-delay yung ating Hayabusa. It's because of nakuhanan talaga sila ng resources. Kumbaga nakuhanan ng buffs. Kapag kaganito yung lineup mo, make sure na kayo yung mas aangat early game pa lang. Kaso may mga galaw na nangyari na pinabayaan eh. Doon ako talaga nagtaka. Bakit hinayaan knowing na may retribution si Haya? Oo. Oh. So, doon lang nahihirapan ngayon. Ito nga EVA's na humabol ngayon. Kasi, ang bilis nakapag-farm ng isang times. Even the YSS. Tapos, ang una pa niyang kinuha is the VOD. Alam na nila na kapag ganito yung item namin, ganito na yung setup natin, papalag at papalag tayo. Oo, oh, tama. Ay, shoutout pala sa tropa kong nanonood. Ayan, kay Ate Jian. Ayan, shoutout sa'yo. Thank you for watching the stream. Share na rin pala sa mga nanonood dyan na iba. Share nyo na rin itong stream natin dahil mamimigay kami ng 2,000 diamonds pagkatapos nito. Pero si Soul lang din dito. Napatay rin makagad. Tuloy po din ang boxing, ladies and gentlemen. For that, dumi-disengage ang EVA's SG. Trying to escape JPL dito. Nakataas na. Iwan na sa dream si Krieger. Naku po, ayun. Pero may immortality. Pero reso kill pa rin, mga kaibigan. Vec Fantasy Main. 5-12 ang ating score. Pressure is real na ngayon for EVA's SG. How are they going to hold their base pagka ganito? Sa sakit yung damage output. Si Sanchin, nasakit na eh. Oh, hindi na rin makalapit eh. Tapos ang nangyayari pa dito sa isang Hayabusa, kagustuhan man niyang patayin yung YSS, pero yung backup agad ng Fantasy Mane na andon. Si Joet agad yung nakabantay sa kanya eh. So, malaking advantage nga naman. Yung ginawa ng Fantasy Mane doon. Pero as we can see here, tatlo na lang ang natitirang turret dito sa EVA's SG. And dalawa pa lang ang nabasag sa Fantasy Mane. So mahaba-habang laban to kung sakasakali. Kailangan pa makahabol ng isang Esmeralda or ng isang Hayabusa. In order for them na makapalag. Pero as we can see pa, here, nagkakitaan pa ata dito sa Lord. Oo, ha? Boxing pa din. Ladies and gents, another one. Mukhang nga ayaw pa rin patalo. Ladies, oop, ayun pa. Naku po, multi lang din si Hayabusa trying to escape for this Pokemon. Naku po, mahahabol yata si Pokemon. Isang tira, isang one-hit na lang siya. Naku po, ulti lang din. Pero si JPL pa din ang napatay. Ayun, nakita siya ni Masha doon niya, Tappy Ballers. And another one. Naku po, baka bumasag na lang din sa top lane. Pwede magkarektahan. Tatlo lang ang buhay sa EVA's SG version. Nako, dere-derecho na nga ata ito para sa Fantasy Mane, knowing na si Soul na lang yung nakabang, pero hindi nga naman papayag si Krieger.
Naku, makaka-set up nga ba para sa isang Joey. Pero damage is real for the Thames. Pumapalag at pumapalag. Pre-hit na lang nga naman si YSS. No, kita mo yun, ang sakit. Wala nang nagawa. Kundi pumatay nang pumatay. Pre-hit na lang si ano eh. Si YSS, wala siyang pakialam. Basta nandun yung kunat ni Thames. Mapapansin natin, pero I think mukhang gusto nang tapusin ng fantasy main itong laban na ito. Mm. Pero hindi pa rin kakayaan eh. Kasi it's because of Soul. Pero hindi, nandyan pa rin Toy eh. Lord ah, nako po. This gonna be the Sanctuary Lord. May skill na yan, pagka bumangga na yan. Nahihirapan mag-set si Krieger. Yun din yung nagpahirap sa Evos. Hindi makakuha ng magandang set yung Krieger na din. Why? It's because of the Valir din. Nako po. Ito na. Pedako. Sa may bottom lane. Tingnan natin kung ano yung possible na pwedeng mangyari. Pero ang kunat talaga. Unahagis pa. Whoop. Pasok in na naman din. Ito na yung Lord ha. Wala nang buhay din yung Lord. Pero yun si Krieger. Unang casualty for that clash. Another one. Unstoppable force na naman. Mga kaibigan. For this joint. Flicker out lang din naman yung base. Kailangan depensahan muna. Mga kaibigan. Wala na minion. May wala na rin yung Lord. Ito well defended pa rin for Evos SG. Apat o tatlo ang de-depensa for Evos SG ngayon. And apat naman ang pupush, susubok dito for VEC or VEC Fantasy Main. Ladies and gentlemen, na upo, Precious is real. Kapit lang sa cellphone, Evos SG, mga bestie wap. Nako, eto na. Kunting kalabit na lang to. Pero baka comeback is real ha. Pag nagkamali yung ano dito, VEC Fantasy, GG sila. O, kalmutan, effect. Wala na buhay yung hayo. Oop. Walang nagawa kundi mag-back na lang. Pero sabi ng ano, sabi ng fantasy mate, teka, delikado na tayo dito, back na lang tayo kasi isang kamali natin, pwede namang idiretso ng Evos SG. Kapag ganito yung oras na, maubos nila to, ma-wipeout nila to, kayang-kaya na ng Evos tapusan to. Pero as you can see here, laban kong laban, sabi ng Evos SG, hindi kami basta-basta magpapatalo lang ng ganon. Tama yun nga lang, pero hindi pa rin. Tapos ang laban doon sa may middle lane. Nakuha si T-Max. So, ginagamit na naman yung kanyang kunat. Pinasok yung apat. Pero ayan, Johed, parating na. Pero kung kita mo yung kulit na ginagawa ng isang ano, ng isang Masha. Diba? Ang gulo-gulo. Kumbaga parang masabi sa akin, hindi na nila malaman kung sino yung unang gunahin. Laban-laban lang din. Si Masha, sight na rin ng damage niya, mga kaibigan. Ito na naman. Susubok na naman yung VEC na makabasag ng base ng Evos SG, but still T-Max dito naging casualty, medyo mahirap lang pre. Unstoppable force naman for Soul dito, pinasok sa bottom lane, layo pa lalo, so may lalo nang lumayo talaga. Ayoko na umuwi sa base namin, dito lang ako sa base nyo. Uwi mga bestie wap. And for that, bawas din naman ng players ang VEC. Aray, isa pa. Aray, last one pa talaga. Sabi nga naman YSS. Nako, layo ah. Cyclone Eye pa. Lumibot ng mapa. Op, op. Uy, buhay pa din. Ayun, si Hyde ang nabigyan dun sa abilang banda. Masyado silang na-focus kay Esmeralda. Pero sa abilang mapa, naku po, ito na naman. Ang Masha, baka makapatay lang din naman. JPL, ganda ng pwesto. Na dito ha, for that feather airstrike. Napakalayo. Back na nga lang din naman ang VEC dito. Kasi nandyan ang kunat nga naman ni Krieger. Baka masitan tayo, delegates tayo. Pero iisang tore na lang ang nag-aantay at buhay sa Evos SG. Pero potato na ihagis palabas ng isang Johed. Pero kikita natin yung zoning na ginagawa ni Clear dito. Baka sakaling may mangyaring himala, sabi dito ni ano ni Clear. Isang magandang set lang coming from him. Pwede ni sa isang Atlas. Tapos pasok isang magandang set para kay Atlas, tapos zone ng isang Farsa, tapos ulti ni Hayabusa, pwedeng-pwede. Palag-palag-palag to kung sakasakali. Pero kasi ang problema kasi sa Fandat, yung YSS na nakakapag-preheat. Oo nga, no? Tama ka dyan. Ito pa, another one. Mga kaibigan, 8-17 ang ating score. Ladies and gentlemen, talagang crucial na for Evos SG. Pero yung VEC Fantasy Main, hindi pa rin nila alam how are they going to make these things around. Nasetapan na naman sila. High priority kill. Si ano yun? Si YSS ang nabigyan nila. Ako po, 50 seconds. Dead time to para mabuhay ang mga miyembro ng VEC Fantasy Main. Pwedeng kumambak, mga friend. Pero sa top lane, no? Grabe mag-zone din. Si Esmeralda, look at that. Ayan, lalim na nyo.
mas nakagustuhan yung mga buy time na yung ginawa niya. Parang ano man makuha to. No, kasi pwede-pwede nga i-contest kung sakasakali. Yung Vec ngayon, paano nila ano? I mean, that's gonna be the question for them. How are they going to end this game? Grabe dumipensa ang EVOS SG, mga tropa pips natin dito. 20 minutes and 40 seconds on to our game time. It's still, wala nang tore ang EVOS SG, but still, dadidepensan pa ng EVOS SG. So, for Vec, siguro kailangan nilang mag-rearrange. Ayusin nila ng konti yung ano. Ayusin nila ng konti yung discard nila. Kasi ang gulo na nung ginagawa din nila. Ang gulo nung ginagawa nila. Gaya nga sinabi ko kanina, di ba? Iba yung hinahabol ni Masha. Iba yung hinahabol ni Johel. Pero nako, mukhang nakakabawi na ata may nangyayaring clash doon sa may middle lane, Kuya Zos! Naku po. Boom. Iwanan sa dreams. Si JPL. Ang tagal niyan mabubuhay. Dapat wag nang papatay yung EVOS SG dito. Depensa sa Lord si T-Max. Napag flicker out. Naupo. Lalaban. But it's a no. Si Soul pumasok. Pero tinamaan ng arrow. Ng tower. Ladies and gents, T-Max has been taken down as well. Laban pa. Here comes the Lord. Ladies and gentlemen, well defended for Vec Fantasy Main. Ang level 3 yata yon na Lord. Level 3 Lord dito na depensan pa ng VEC. So hindi sapat yung Lord, mga besties, para ikapanalo or ikakambak ng EVOS SG dito. Kailangan maubos nila yung mga player as well. Yung like siguro mapatay sila sa Vec kahit tatlo, apat, yun pwede, yes, comeback is real yan. Pero pagka pa isa-isa lang napapatay nila, napakahirap niyan. Kasi from time to time, kailangan i-consider ng EVOS SG yung other lanes nila na dedepensahan din nila, natutulak ng kalaban. Or gawin nila, no, clear yung waves para umangat yung kanilang minions. Pero teka lang, Kuya Sus, may nangyari ata doon sa may top lane natin. Iwan si Pokemon dito pero nakapag-shadow kill nga lang. Pero enough nga ba yun, nakapatay pa rin yung ating Masha doon. At napatay na yung ating Hayabusa, which is the core. So pwede na nilang ituloy-tuloy ito kung sakali. Makapatay pa sila ng isa. Kahit hindi na nila i-ano yung Lord eh, kuhanin yung Lord diretso na. Pwede, kaya na ng Fantasy Main to kung sakali eh. Pero yun nga lang, nakaabang dito sa may bush. Kasi possible nga naman na kuhanin back ng isang YSS. So kapag napatay nga naman nila si YSS, malaking advantage naman ulit yun for the EVOS. Tama ka dyan, Ate Persian. Eto na, naku po. How are they going to defend their base? Grabe, nagbabatuhan, nagtatalunan. Pero si JPL dun, muntik na maging base kill. Pero another one, set up play lang din naman din sa bilang banda. Gatot, Kacha, tumalon. Naku po, for VEC na naman. Ano na namang ginagawa nila? Bakit pinapabawi pa nila ang EVOS SG dito? Ang lalim kasi din ni Masha, kita mo ba yun? Gusto niyang patayin sa loob ng base imbis na tapusin o imbis na minion wave clear na lang nila yung mga minions ng EVOS, mas ginugusto nila may pagpatayan. So that's the problem ngayon. Nadedepensahan pa ng EVOS SG ang push or pressure na ginagawa ng Vec Fantasy Main. Ngayon, apat ang patay for Vec Fantasy. Comeback is real, ladies and gents. Pwede pa to. Rekta na nga to, mga tropa. Ito yung sinasabi natin na isang kamali mo lang sa mundo ng ML, pwedeng bumaliktad yung ating laro. Tsaka yung set na hinahanap ko ngayon kay Creature is nakikita at nakikita ko na. Kumbaga yung nagiging miscommunication nila kanina is nagiging swak na ngayon, ika nga. Kaya na nila tapusin to eh, kasi dalawa na lang yung natitira. Dalawa lang ang dedepensa, apat yung lalaban sa nila. Pero eto na, naupo, tuloy pa din ang boxing mo. Magpapapatay na lang din si Joen, sige! Naku! Uy, mag-isa si Masha, pwede pa rin ha. Ayun lang, nice! Kailangan dumipensa ng EVOS SG mo. Ma-extend ang ating laban, maganda to. Aabutin tayo ng level 4 Lord, ladies and gents. Pwedeng kunin, pwede din tong agawin ha. Pwede magkaagawan dito. Ito yung sinabi ko kanina sa EVOS SG, kailangan clear na lang nila yung mga minion waves nila, isa sa kanila mag-clear para makaangat. Kasi pag napabayaan yun yung pwede ipagkatalo nila. Tignan tayo mahirapan doon, pero mukhang may nangyayaring clash doon sa may Lord side natin. Tamos na naman, 55 seconds para mabuhay, ladies and gents. Item check nga tayo dito. Mamaya na, grabe yung bakbakan. Mainit pa sa kawali, mga besties. Si JPL muntik na!
Naku, yung Farsa doon, ulti lang din naman for by SS. Another one, patay na naman. Baka makakambak na nga talaga ang EVOS SG, and we might be having a game number 3 for this Sabi fight, luta. Ladies and gents. Ano nangyari for Vec and now for EVOS SG? Ito na kanilang pagkakataon. The timing is real, mga kaibigan. Naku po, laban pa din. Naku, ulti lang, pero bali wala. Didepensa lang, mga kaibigan. Walang minion wave. May tore pa. Ops, may minion pa. Aray, ulti para kay Hayabusa. Patay for this Johead. Hold your horses, ladies and gents. Eto na yata ang comeback is real. Pero hindi, naglumabas yung minion. T-Max matagal pa mabubuhay. Ayun, tapos ang boxing. Uy, hindi pa din. Nakapatay pa. Aray, nabuhay pa si Tams, mga kaibigan. Grabe. Intense na laban ng pinapakita dito ng EVOS SG and Vec Fantasy main. 26 minute game time tayo dito. Pero yung base winion ata, winion, no, nakikita ko. Teka lang, oy, ayun, grabe, dali, winion nga commended doon sa nagrep.